Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kabiyahe. Welcome po ulit sa ating live streaming. Isa na naman pong pre-chess tutorial ito para sa inyo. Nung nakaraan po, nag-discuss ako ng opening basic principle. Ngayon, pupunta naman tayo sa middle game basic principle. Bago ko po ituloy, gusto ko lang i-check na okay po yung ating audio at yung lahat-lahat. Eto na! Ayan, so sisimulan na natin. Again, before I start, ang chess po, may tatlong part yan. Yung opening part, wherein nag-de-develop po ng pyesa, na-explain ko na yan. Yung middle game, eto yung ituturo ko ngayon, kung saan medyo okay na nakalabas sa pyesa, paano ka na-atake, paano ka na-plano. And then yung endgame part, yun yung pinaka-huli ng parte na kung saan halos lahat ng pyesa napalit na, diba? So, ang i-discuss ko ngayon ay middle game part. At sa middle game part, ang pinaka-importante po dito, sa middle game part is yung tinatawag po nilang tactics and combination. Ayan. So, dapat sa middle game, sharp po kayo pagdating sa tactics at combination. Ngayon, sobrang dami po ng tactics and combination. Hindi ko po siya i-discuss ngayong gabi. Kasi pag diniscuss ko yan, kahit everyday ako mag-livestream siguro ng loob ng isang buwan, hindi ko matatapos yan eh. Pero may mga way para aralin yan. So, tutulungan ko na lang kayo kung paano nyo po maaral yan. By the way, eto po yung mga tactics and combination. Ayan. Si sir, binabash ka agad ako. 4-4-4. Pasensya na. Yung Tagalog, yung English ko kasi parang Tagalog na yung F is parang P. Ayan. Pasensya ka na, Sir Nora. Pwede ka lumipad dun sa may English content. Dito kasi Tagalog datingan eh. Ayan. Anyway, shoutout po sa lahat ng nanonood. Ayan o, yan po yung mga klase ng tactics na pwede nyo pong ma-apply pag naglalaro kayo. Ayan. So, pin, pork, skewer, double attack. Marami po yan eh. It's a different kind of combination na pwede nyo pong apply sa laro. Ngayon, madali nyo lang po maaral yan. Kasi marami pong available na libro, na puzzle, na pwede nyo pong mapag-aralan. Ayan. Example po, ito po. Meron ako dito. 101 chess exercises for club players. So, dinidiscuss dito yung iba't ibang klase ng topic. Ito, bibili ko lang. Oh. In-order ko pa ito sa Amazon. Ayan. Meron dito. Double attack, discover attack, skewer, pin, pork. Lahat po ng klase ng topic. Ay, hindi nyo makita. Sorry. No? Pero basically, puro diagram yan. It's all about puzzle na pwede nyo pong isolve. Marami pong klase ng puzzle na pwede kayong ma-bili. Depende po sa level nyo. Kasi, etong 101 chess exercise for club players, pang ano to eh, pang medyo okay na, intermediate siguro. Meron pang pang-beginner, meron pang pang-advance. Marami po yan. Siguro, I'm not sure kung magagawa ko to. Ayoko sabihin agad. Marami kasi akong PDF files about tactics. Pwede nyo pong ma-access siguro from me. Siguro minsan. Ewan ko kasi baka, kasi PDF files ng libro yun, hindi ko alam kung illegal yun na i-post. Sige, hindi ko pa binupost. Anyway, ganun po yung gagawin natin. So, I mean, ganun po yung gagawin nyo kung gusto nyo po matuto ng mga tactics na yan. Kasi hindi ko po madidiscuss isa-isa yan eh. Sobrang dami yan. Ngayon, pupunta po tayo sa mga basic principle na magandang i-apply pag naglalaro. No? Kasi, ang chess po kasi ganito eh. Pag naglalaro ka sa middle game, of course, wala nang sinabi ko, hahanapin mo tactics, combination. Eh, ang tanong dyan, coach, paano pag walang tactics and combination? Anong gagawin mo? Di ba? Walang tactics, walang combination, anong gagawin mo? Doon na po papasok yung mga strategy. Ngayon, yung strategy po na yan, yan po yung how to improve the position of the pieces, yung proper exchanges, mga yung pawn plays, nandyan yan eh. Yan po yung i-discuss ko sa part 2 ng middle game na what to do in the middle game. Part 2 po yun kasi medyo advanced ng konti yun eh. Ang tuturo ko ngayon ay ito po. Meron po akong prepare o nakalap na labing siyam. Ayan, natakpan yung mukha ko ha. Pero tsagain nyo, wala yung mukha ko dyan. Yan po yung labing siyam na middle game basic principle na dapat ina-apply natin sa paglalaro ng chess. So, iisa-isahin po natin yan ngayong gabi. Yun po yung gagawin natin sa live streaming natin ngayon. Ayan. Hindi po ako nak-live sa YT. Nasa YouTube. Ay, nasa Facebook lang po ako pero i-upload po po ito sa YouTube. Don't worry. Kasi pag sa Facebook po, may expired po ito in 90 days. Eh. Sa YouTube, wala expiration. Kaya upload ko doon after ko mag-live.
So, iisa-isahin natin. Let's go. Simulan na po natin. Alright? So, number one. Yan. Have all your moves fit in a definite plans. Don't play aimlessly. Eto, hindi na po ako magbibigay ng example doon kasi malinaw po yun. Huwag kang tira ng tira ng walang plano. Yun lang ibig sabihin nun. So, make sure every time you make a move, may plano ka. Hindi ka lang tumitira dahil wala kang matira. Mas maganda pang may plano kang masagwa kaysa sa wala kang plano. Tandaan nyo yun ha. Pag naglalaro kayo, yung iba kasi, naglalaro ng chess, lalo na pag middle game, hala coach, nailabas ko na lahat ng piyesa ko. Yung sinabi mo sa opening part, ngayon hindi ko na alam gagawin ko sa middle game. So, siguro ito na lang titira ko, wala akong maisip eh. Huwag ganun. Dapat may plano kahit konti. Kahit konti, dapat magplano kayo na kung saan may goal kayo or may iniim kayo na something. Okay? So, hindi ko nabibigyan ng example yun kasi medyo broad naman. And then number two, when you are ahead in material, exchange as many pieces as possible, especially the queen. Ayun. So, basically, pag lama ka ng pyesa, ano bang gagawin mo? Anong gagawin mo? Ipapalit-palit mo yung pyesa hanggat maaari. No? Example, meron nata ako dito. Sample. Ayan, example dito na lang. Ayan, o. Oh. Eto, endgame na to. Pero, chinek ka ng tore, lamang ka ng material, lamang ka ng one pawn, no? So, automatic, ang goal mo dyan, ipapalit mo. Dahil, most of the time, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pag napunta ka sa endgame na lamang ka ng material, automatic, easy win yan. Ayan, ma-easy win na po yan kasi dadahan-dahanin mo na lang, lamang ka ng pawn, eh. Ganon. May mga position na ganun lang po kadali, ipalit mo lang, may papanalo mo na agad. Ngayon, may mga position na medyo material, medyo mahirap. Like example, ito po, medyo ano to eh, middle game ito. Ang nangyari po, laro po ito ni Yusupov Zapata. Kinuha ko to sa libro niya, nag-explain siya how to exchange or yung realizing material advantage and then what to do. So, ang nangyari po dito, tingnan nyo po ginawa niya, nag-takes po siya ng kabayo, binawi po ng pawn, and then nag-queen takes, binawi ng tore, tapos nag-rook lang po siya sa gipon. So, ang ginagawa niya po dito, pinapalit niya po yung pyesa, hindi pa siya lamang na material. Pero na-realize siya kasi yung bishop hindi po mag-allow, and eventually, mababagsak po ito. Hindi po ganun kadali eh. Ang ginawa, nag-bishop F5, kinapture lang yung B7, nag-rook B8, nag-E4, napakaganda ng E4, no? Hindi matakes to kasi may capture doon. Ngayon, pag kinain muna to, bago magtakes doon, magkakaroon naman ng rook D1. So, ganun po yung magiging problema. Ayan. Kaya ang ginawa, nag-bishop D7. Pagka bishop D7, umatras lang yung bishop, at ayan na nga po, umatras yung kabayo, lamang ng isang pawn. Lamang ng isang pawn, ito pong puti. Ngayon, dahil lamang siya ng isang pawn, usually, sa in-explain ko nung nakaraan sa opening, sabi ko, huwag ipapalit yung bishop basta-basta sa kabayo, di ba? Since lamang siya ng pawn dito, hindi niya na nga inatras yan, nag-A4 na lang siya. Ang idea niya, mamaya pwede niya, pwedeng ipakain kasi lamang pa rin ng pawn, lalakas yung knight. Plus, gusto niya yung A4 para pag umatras yung bishop sa C4, wala pong B5. Basically, ganun yung ginagawa. Kaya nag-bishop H3, tumakbo na yung tore, nag-rook D7, magdodoble, lamang ka ng pawn, ayan o. Umatras yung bishop para ipalit lang. Ayan, pinagpapalit lang. Tumalon yung knight, pinalit ulit. Bilisan ko na lang to. And then eventually, ayan, o, ganyan yung nangyari. Dinahan-dahan, one pawn up kasi. At ito po ay napanalo na. Ayan. Ganyan yung nangyari sa laro. Laro po yan ni Zapata. Yan yung binigay niya example when it comes to changing na lamang ka ng pyesa, ipapalit-palit mo. Ngayon, ang lamang kasi dito, pawn lang eh. May mga sitwasyon na ang laki ng pyesa lamang. Like, lamang ka ng tore. Yun, mas madali. Diba? Simple ano lang yon, simple palit-palit ng pyesa. Pag humarap sa mukha mo yung kalaban, makipagpalitan ka. Basta tatandaan nyo lang po, when you're doing exchanges, hindi dapat kayo nalulugi sa palit hanggat maaari. Kuwari, pinalit mo yung reyna, wag mo ipapalit sa tore. I think that's obvious na, no? Hindi nyo dapat gagawin na gano'n. Alright? Coach, pakipin sa title mamaya siguro. Ayan, salamat Orient Care, no? Salamat po sa star. Thank you. Okay, so next, move on tayo sa susunod para mabilis kasi 1 hour lang to eh. Avoid doubles, isolated, and backward pawns. Naku po. Yan po ay pumapasok sa kategorya ng ano, chess middle game strategy. Kasi
may mga bagay na dapat kayo talaga malaman when it comes to pawn structure. Very important po ito pag naglalaro po kayo ng chess. Teka lang po ah. Hindi ko na-prepare yun eh. Hanapin ko lang yun ah. Alam mo, nasa leeches ko yun eh. Very important po ito na pag naglalaro kayo ng chess, dapat alamin nyo mabuti or dapat tingnan nyo mabuti. Sorry, naguguluhan ako eh nung hinanap ko. Dapat siguraduhin nyo na yung pawn structure nyo is healthy. May dalawang klaseng pawn structure, good and bad pawn structure. Ano ba yung mga bad pawn structure? Ito po yung isa. Ayan, ito. Pakita ko to. Ito po yung tinatawag nilang isolated pawn. Yung pawn mo na walang katabing other pawn na pwedeng sumuport sa kanya. Anong problema pag isolated pawn? Mape-pressure yan. Tulad nito. Okay. Dalawa, tatlo attacker, tatlo din defender. Pero mabilis mo pressure yan. Pwede kang tirahan ng rook d5 and then c5 and then eventually babagsak yung pawn kasi hindi mo makain. So hanggat maaari iniiwasan yung isolated pawn na nasa may d4. Pangalawa po, yung backward pawn. Ayan. So, ito po yung tinatawag na backward pawn. Oy, Ronaldo Etorma, thank you po sa star. Ito po yung pawn na base ng isang pawn. Example, ito pong pawn na to, nakadepensa siya dyan. Kaso, walang other pawn na makadepensa sa kanya. At dahil doon, ayan, tingnan nyo, napipilitan yung mga torre depensahan siya at again, pwede ata yung ganyan and then magwa-one pawn out. Ang pangit din yan, iniiwasan po yung backward pawn na ganyan. Iniiwasan din po yung tinatawag na double isolated pawn. At actually, yung mga pawn na to, sobrang daming isolated. Napakasagwa po niyan. Yan yung sinasabi kong nag-exam eh. Yung hiwa-hiwalay. Hindi nila madepensan yung isa't isa. At of course, dapat huwag kayong babagsak sa position na may kalaban nyo may passpawn. Or if not, dapat kayo may passpawn. Ito yung tinatawag nilang outside passpawn. Napaka-importante niyan para sa white dahil yung king mapapwersa pong puntahan yan. Equal lang po ito pero yung sa kanya hindi niya makakreate ng passpawn. Eh. At ito po ay problema. Magandang bagay po yan. Magandang bagay din po yung tinatawag na connected passpawn. Ito. Flip nga natin. Ayan o. Oh. Equal lang po. Bilangan nyo, tig-anim po yan pero panalo na po dyan yung puti dahil yung pawn na to hindi magalaw ganon. Ngayon, dadahan-dahanin mo, lalapitan mo, ubusin mo na yung pawn. Yan yung napakalakas po yung connected passpawn na yan. And of course, another one is yung passpawn mo na naka-advance na, yung malapit na po mag-promote. Napakalakas po na po yan. Yan yung mga dapat kinukuha nyo. Dahil pag ganyan, ayan o, winning na. So, yan yung mga klase ng pawn structure na dapat yung tanggalin. Siguro sasabihin nyo, Coach, endgame yan eh. Paano naging middle game yan? Very important po na alam nyo agad yung losing endgame sa middle game according to pawn structure dahil lahat po ng laro nyo sa middle game didepende sa pawn structure nyo. Kasi yung endgame na pababagsakan ba yan ay maganda o hindi. Like, siguro balik tayo doon. Ayan. Example na lang po siguro eto. Baka isang klase ng laro ito eh. Ayan o, laro ko to. Ayan. So, nilalaro ko alapin, di ba? Ayan. Kung papansin ninyo po, eto po, ayan. Ayan o. Ayan o. Okay. Tingnan nyo mabuti to. Ano po ang aking bad pawn structure dito after queen d6? Ano yung bad pawn structure ko dito? Ang bad pawn structure ko dito is d4. Pero, nasa middle game pa tayo. Wala pa tayo sa end game. So, ibig sabihin, yung position na ito, pag napalit-palit yung pyesa, tagilid ako sa endgame. Tama po ba? Kasi according po sa bad pawn structure, yeah, hindi daw maganda yung isolated pawn. Isolated yung pawn. Pero sa endgame yon. Since naiintindihan ko na pangat yung pawn structure ko, ang play ko dito, hindi ko dapat i-endgame. Kasi may play po dito na ang iba nag-queen b3. Pagka queen b3, pinapressure to, yung iba nagkakasing lang. Hindi naman kasi matakes dahil may ganon, makukuha po yung second rank. Nagro-rook FD1, rook D8, and then rook C1, tapos nag-quick queen B4. Ang problema sa queen B4, may endgame, ipapalit eh. Tapos, eventually siguro, pipilahan tong pawn na ganyan. Kaya hindi maganda. Diba? Hindi maganda yan. Hindi maganda yan para sa side po ng white. Kasi nga, isolated pawn, in-explain ko na kanina, one of the bad pawn na dapat mong iwasan na make sure na hindi ka mapunta sa endgame. Ngayon, since I understand na oy, isolated pawn, hindi ako dapat mag-ganon. Kaya nga po, ang tira ko dito is something like this chicken. A3. Bakit? Pagka-castling po, sa ako gumaganyan. Ayan.
Eh, ang linya po ito, tapos gumaganon yan, ganyan, tapos nag-E6 yan eh. Ang idea po ng E6, pag kinapture mo, kukulungin ka eh. Or gaganitin ka, kukulungin ka eh. Kaya mag-rook C1 ka, tapos nag-BB5. Ayan, linya yan, linya to, na kung saan magulo. Ang alam ko is G4, pagpunta dito, ganyan, pagka-pawn takes G5, ayan o. Linya yan eh, alam ko lahat yan, linya. And may sacrifice pa nga dito pag nagkamali ka. Example, pumunta ka dyan, may rook takes, ayan. So, nakita niyo yung play? Yung play ko nag-iba depende sa pawn structure. So, dapat alam niyo kung ano yung mga bad pawn structure. Alam mo dapat kung ano yung mga good pawn structure para yung play mo is magiging tama sa middle game pa lang. Pag alam mo kasing bad yung pawn structure mo, bakit mo dadaling sa end game? Actually, marami pong example game eh, na nabibigyan ng isolated pawn. Siguro, isa is yung... Siguro sa karupan. Ito po kasi popular ito eh. Ayan o. Popular po yung opening na ito. Ayan. Ginagamit pa to ni Magno sa karupan. Yung knight f6. Kasi pagka takes ganyan, c3, tas bishop d6. Siguro napanood niya na itong maraming beses. Ayan. Mga, something like this to eh. Ganyan. Ganun. Ganun. Tapos mga nag-h5 pa nga. Ayan. May laro ako dito. Pagkatulak dito. Ganyan. Ganyan. Ayan. So, pakita ko lang. Explain ko. Ano yung bad pawn structure dito ng black? Double pawn po. So, ibig sabihin, eto pong laro na to, pag nag-endgame kami, automatic, I'm considered as one pawn up sa queenside. Yun ang mangyayari dyan. Kaya, ang nagiging usually play ko dito is to exchange pieces. Example, nagpunta siya dito. Ang tinitira ko dito, ata, bishop f4. Ayan, bishop f4. Idea is, gusto ko lang mapalit-palit yung pyesa, unti-unti. Tapos, dadaling ko siya sa endgame, and then, one pawn up ako sa queenside. So, dahan-dahan ako ipapalit yan. By the way, may tricks po dito eh. Na pag nag-sacrifice, kala mo lamang ng pyesa may queen e5. Tapos may check, tapos gaganon, tapos mamatingin. Anyway, etong game na to, ewan ko, kilala nyo po ba si Gukesh? Gukesh D ng India. Nakalaban ko po siya sa finals ng Blitz dito po sa Bangkok, Thailand. Grand finals po ng Blitz. Nakachamba ako, white ako, napunta si endgame. Ang nangyari, bishop to bishop endgame. Dahil sa one po na pa ako sa queenside na ipanalo. Nakachamba. So, dahil yun sa simple knowledge na lamang ako sa pawn structure, pag in-endgame ko, goods ako. Di ba? Dahil bad yung pawn structure. Of course, kung ikaw ang itim dito, huwag kang papayag na palit. Kaya yung iba gumaganito po eh. Kaya to prevent yung mga ganyan minsan. No? Kasi nga, baka nga kasi ano, mapalit. So, yung iba. Kaya depende of course. But what I'm simply saying is, dahil sa pawn structure niya, nagkaroon ako ng idea how to play the middle game. Diba? And naiintindihan nyo. Sana naiintindihan nyo yun. Anyway, balik po tayo doon. Kasi move on na tayo para mabilis. In crown position, free yourself by exchanging. Naiintindihan nyo ba yun? English kasi malalim eh. Ako din, hindi ko masyado naiintindihan eh. Pero I think what he meant is, pag medyo ipit-ipit ka, ang gagawin mo, ipalit-palit mo yung pyesa. Ipalit-palit mo yung pyesa. Pag sinabi po kasing ipit, may mga sitwasyon kasi na hindi ka nakadevelop na maayos dahil maliit yung space mo. Ipit ka eh. Like example, paano pa maganda example? D4, knight f6. Like D4, knight f6. C4, C5 na lang sa binoni, ayan, sa binoni po tayo, pagka E6, ayan, knight C3, ganito, eto, maganda, ayan, alright, and then G6, sino tumitira ng binoni dyan, sino tumitira ng binoni, di ba, and then something like this, and then after this, nagkakasling, ayan, kung titingnan nyo po yung position niya, tingnan nyo po yung position na, when it comes to space, obviously, lamang po yung ano, lamang yung punti. Kasi kung bibilangan mo yung mga possible move nila, mas madami talaga. Mas kontrolado nila yung sentro eh, di ba? Mas kontrolado yung sentro. Unlike po sa black, medyo wala pang ginagawa. Kaya dito, though sinasabi ko lagi nung opening part, bishop is slightly better than knight, ang bishop g4 po dito is good. Kasi pagka h3, ititakes yan, kinapture. Anong ginawa? Pinalit po yung isang pyesa. Kasi ipit. So, pag ipit ka, mas magandang ipalit mo isang pyesa. Because of that, example, mag-develop ka lang dito. Like say, knight d7. Tingnan nyo po, kung nag-knight d7 siya agad, may ipit yung bishop dun eh.
Kaya kailangan ipalit niya kahit sa nade lang na palit, okay lang 'yun. Kasi kahit papaano luluwag yung kanyang position, like medyo madali na. Tapos siguro ipalit mo pa yung isa. Tapos yung knight, dahil wala na yung knight na yan, magkakaroon siya ng square dito, mabubuksan yung diagonal, pwede siya lumipad doon. Diba? May mga ganun pong idea. Diba? May mga ganung idea. Coach, mawawala yung video na to, kaya i-upload ko po ito sa YouTube. Sana i-follow niyo din ako sa YouTube para doon lifetime. Ayan. So, simple palit-palit po yun. Actually, marami pang position na kung saan cramp ka. Tapos, ang best way to proceed talaga is ipalit mo yung pyesa. Pag naipit ka kasi, bakit pa naiipit? Nagsisiksikan yung pyesa mo eh. Nagsisiksikan, hindi makawala. So, mas maganda, ipalit mo sa active na pyesa niya, ipalit mo sa natutulog, bumabawas yung problema mo, di ba? Ganun yung nangyayari. Unti-unting mapapalit yung mga pyesa. So, when you're cramped o ipit, ipalit-palit mo yung pyesa, hanap ka ng pagkakataon para mapalit. Of course, kung ikaw naman yung nasa kabilang side na umaatake, iniipit mo yung kalaban mo, iiwas ka sa palit. Yun yung pinaka magandang gawin mo. Umiwas ka sa palit-palit para hindi ka maipit. Ayan, ganun po. Ganun po yung mga pwedeng gawin. Alright? Meron pa ata eh. Ah, wala na. Okay, sige. Wala na akong maisip na example. Actually, marami yan eh. Pasensya na. Hindi tayo handa masyado. Okay. Next is, don't expose your king while the queen are still on the board. Ay, naku po. Hindi na ako magbibigay ng example niyan. Basic yan eh. Kaya nga po nagka-castling yung king natin. Kasi, para maiwasan po sa atake. Ngayon, sabi, pag yung reyna nandyan pa, wag na wag mong ilalabas yung king. Obvious naman kung bakit, diba? Dahil queen po yung pinakamalakas na pyesa. Yung attacking power ng reyna, sobrang tindi. Kaya pag nandyan pa yan, naku po, sang ka-terbang check or mga combination ang pwede mong maranasan dahil sa power ng queen. Kaya automatic, yung king mo, eh, kung medyo may reyna pa, huwag ka muna magagala kasi madadali ka. Madadali ka pag ginalagala mo yung iyong reyna. Okay? So, I mean, hari, while the queen still on the board. Tandaan niyo po yan, ha? So, huwag ilalabas-labas masyado. Yung king, pag may reyna pa. Actually, minsan, kahit hindi lang reyna, balik ko nga, kahit hindi lang reyna, pag sobrang daming piyesa and ang sitwasyon po sa board is medyo risky na lumabas, huwag mo ilalabas. Pero syempre, pag yung reyna talaga nandyan, nakakatakot yan. Sabihin na natin, coach, wala naman ang makitang atake niya. Kahit wala ka pa makita atake sa simula, definitely, queen can do something later on. May mga maneuvering idea yan, pwede ka ma-atake. Kaya hanggat maaari, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero hanggat maaari, huwag mo munang igagala yung king mo. Nandiyan pa yung reyna eh. Kasi pag lumabas yung king mo, isipin ng reyna mo, nang bababae ka, yari ka. Joke lang po. Anyway, balik na tayo nun. Ayan. All combination are based on a double attack. Ayan. So, double attack. Pag daw combination, ibig sabihin yan, may double attack. Explain ko lang kung ano yung pinakaiba ng double attack sa fork. Kasi yung fork, F, hindi P, fork. Yeah, binabash tayo eh. Anyway, yung fork po kasi is attacking two pieces at the same time using one piece, no? Wari yung knight, madalas maka-fork yan eh. Atake yung dalawang piyesa. Alam nyo na yun. Alam mo, most of you alam nyo na yun. Tumali yung knight na atake yung king check tapos atakado yung queen or tore. Two or more pieces, fork po tawag doon. Pero yung double attack, hindi po fork. Siguro pwede mo yung port ipasok sa double attack, pero ang double attack, ang basic lang ibig sabihin, sa isang tira, meron kang dalawang attacking idea or dalawang idea. Hindi, bigyan ko na nga ng example para shoot ball tayo. Siguro, ito. Ayan. Ito po example, maganda example po ng double attack. Ayan. Nakikita nyo po ito. Ayan. So, ay hindi. Dito tayo. Hindi yan. Ito. Itira ko na lang. Ito po magandang example. Ayan. So, French po ito na ano bang tawag dito? Rubinstein? Abang tama ba? Ayan. Example, nag-develop lang na ganyan. Nag-castling ka. Tumira ng ganun. Gumanyan. And then, nag-B6. So, ito po ang magandang example po ng double attack. Ayan. So, ang double attack po, example, ilagay mo yung reyna dyan. Of course, ina-attake mo yun. And then, at the same time, umaatake ka doon. Meeting idea. Pero kahit wala yung pony, balik natin. Kasi yan, attacking two pieces at the same time eh. Ayan.
Oh, example, nagpunta siya dito. I'm sorry. Nagpunta siya dito agad, gumanito ka, and then tinulakan, takes, gumanon, and then queen dyan. Ayan. So, ito po ay umaatake ng tore, pero yung reyna sa kabila, umaatake ng square, pero may mating idea. Hindi po siya umaatake ng piyesa sa 8-7, pero may mating idea siya doon. So, dalawa po yung basically idea na tinitira niya. So, basically, ang sinasabi lang doon, all combinations are based on double attack. Hanggat maaari, pag naglalaro kayo o tumitira kayo sa middle game, hanggat maaari, double purpose, mas maganda. Kung kuwari, hindi lang, oy, ang purpose ko nito to develop, pero may isa pa pala to castle. May mga ganun. Example, dito na nga lang ito. Ayan, and double ADN eh. Kaya niya po ginalaw yung reyna para dyan later on, and also para mas magkakasal siya sa queen side. Gusto niya siguro mag-atake. Nakuha niya naman siguro yung punto ko, no? Ngayon, again, ibabalik ko po when it comes to combination, ito po yung mga kailangan nyo aralin. Yan po yung mga kailangan nyo aralin. Okay? Aralin nyo po yung mga yan. May marami pong libro ng tactics. I-search nyo lang, sobrang dami. Okay? Ayan. Okay? Alright, so move on tayo sa susunod. Hindi pa ako nagkakamali ng harang, ha? Very good ako ngayon, ha? If your opponent has one or more pieces exposed, look for a combination. Ayun. So, madalas po, pag naglalaro kayo, no, pag naglalaro kayo, tapos nakita nyo na may piyesa po na walang depensa. Tulad po ng nangyari na yun, ayan, no. Tulad po ng nangyari na yan. Pag naglalaro kayo na nakita nyo isang piyesa, walang depensa. Like in this case, tingin ka sa board, merong undefended piece ito. Diba? Ayan. So, very important eh. Kasi minsan, wala kang magawa during the middle game. Hindi mo alam gagawin mo. Hahanap ka lang na undefended piece. Oy, eto, walang depensa. Ngayon, paano mo atakihin yan? Madalas, ganun lang. Tapos, bigla ka lang makakita. May mga sitwasyon. Example, eto, walang depensa. So, paano mo ma-atake yan? Ngayon, magkaka-idea ka at some point na ipakain yan, queen e7, para may check ang ganun. Kasi may nakikita kang walang depensa eh. Pag may nakita kang piyesa na walang depensa, naka-expose. Yun yung tatargetin mo. Kasi yung mga dependent piece, mahirap gawa ng combination yun eh. Kasi depensado. Pero pag may mga piyesa na walang depensa, yun ang medyo magandang targetin. Kasi marami kang pwedeng magawang klase ng atake. Meron niyang opening sa ano eh, sa Cambridge Spring, ganito. Ayan o. Ayan. So, trap to, di ba, pag kinain. Pero hindi kinain. Alam niya eh, nag-E3. O, nagganyan ka. Trap ito eh. Ayan o. Trap to eh. Ngayon, may linya dito na yung knight, tumatalon agad. Tumatalon. O, yung iba, nagbibishop D3. Pero yung knight, tinitira dito, dinidepensa ang puwede ng reyna. Tapos, tumatalon dito yung kabayo. Pagkatalon ng kabayo, kasi naka-expose itong bishop, tinitake advantage yan. Pagka-takes, takes lang dito, pumunta dito, ayun, may kain dun. Di ba? Ngayon, let's say, bakit mo kasi kinain? Edi wag natin kainin. Ang gawin mo, depensahan natin to kasi lugi. Diyan na magkakaroon ng undefended piece. O, wala nang depensa yan, di ba? Walang depensa yung knight. So, pwede mo nang i-takes. O, pagka-takes, ayun o. Kasi makakagawa ka talaga ng magagandang combination pag nakikita mo na merong undefended piece. Kasi yun ang tatargetin mo eh. Automatic. Yun yung madaling i-take advantage eh. Ayan. So, sana naiintindihan nyo. Shoutout po sa lahat ng nanonood ulit. Alright. Asan na tayo? To attack the king, you must open a file. Gain access. Ayan. Open file and diagonal actually para sa queen and rook. Well, actually, may nakita ako dito. Number 8 and number, open a file daw, diba? Meron ako nakita dito eh. Ayan, exploit open line, seize the control of the open file. So, this one is focus more on rook. Ito, basically, diagonal and file yan eh. So, ang ibig sabihin lang po niyan is, tanggalin natin to, baka mabash tayo. So, mag-open ka ng file. Ang tanong muna, ano ba yung file? Ano ba yung open file? So, pag naglalaro po kayo ng chess, magdaglalaro kayo ng chess, no? Example ito. Ayan. Kamaga ng example. So, may tinatawag po na file, tas may tinatawag na rank. Okay?
Yung vertical line po niyan, yan tinatawag na A, B, C, D, E hanggang H file, pataas. Yung rank naman, yung A1, ayan, yung number hanggang 8 yan eh, 8 rank. Okay? Yung open file, ang tinatawag po yung open file, na open file, tinatawag po yung file na open file pag walang nakatayong pawn. May dalawang klase ng open file, yung isa semi-open, pag isang pawn lang. Example, tanggalin mo tong pawn na to, tanggalin mo to, may isa pang pawn, di ba? Tawag yan semi. Pero pag tinanggal mo yung dalawa, example, nag-takes ka dito, nag-takes siya, wala nang pawn sa A file, ang tawag yan open file. So, dapat daw, kontrolin mo yung mga open file ng tori. Rook po ang pinakokontrol mga major pieces. Rook. Ayan. So, rook po ang mga pinakokontrol mga major pieces. So, ang pag-control po ng file, dapat may proper timing. Kasi we need to dominate, yun yung term na ginagamit dyan eh. We need to dominate the open file. Kasi whoever dominate the file, will get big advantage sa laro. Pag sinabing dominate, yung lahat ng pyesa niya or major pieces, rook and queen, eh nandun sa square na yun. Kaya nga po dito, kung titingnan nyo yung position, anong best move dito? Anong best move dito? Anong best move dito ng white? Anong best move ng white? Uy, bilisan nyo, para makover natin lahat. Sabihin ko na nga yung sagot. Ang bagal yung sumagot eh. Anyway, ang best move po dito ng white is... Teka lang, baka delay lang yung comment eh. Takes pawn. Ah, takes pawn is okay. Pero hindi siya yung best move. Hindi siya yung best move. Kasi pag tinakes mo yung pawn, queen A1 is right. Kasi pag tinakes mo yung pawn, takes, magkakapalit-palit. Ayan, ipapalit-palit mo. Oh, siya pa yung nasa file. Ngayon, sabihin mo, ayoko, ba't mo kasi kinain ko? Saka ka pumunta dito. Eh, ngayon, iti-takes niya yan. Ayan. So, pareho kayo ng bilang ng pyesa, napalit yung mga tori. Lamang ka pa rin, pero hindi ganun ka-dominated yung file. Pag sinaming dominate the file, eto yung pinakamaganda. Queen A1, kasi once, ayan, oh, mapipilitan na siyang gumalaw eh. Kasi kakainin mo ni. Diba? So, persado siyang gumalaw, takes, ayan na, nakapasok ka na. Oh, ayun, dodoble ka na, magsa-7th rank ka na. Nasa topic din natin yan mamaya. Control the 7th rank with the rook. Sobrang lakas niyan. Isa yan sa principle. Ipapakita ko mamaya. Pero ito, one of the good example. Ayan na nga. Napilitan siya, bumalik, at pagkakain, wala na. Nakapasok na sa lube. Dahil na-dominate mo yung file. Ngayon, what's the point of dominating the open file? Controlling the open file? Basically, you want to put the rook on the 7th rank. Ilalagay mo siya sa 7th rank kasi nasa 7th rank po talaga yung karamihan. Madalas, pag naglalaro ka po ng chess, lahat ng base pawn, yung mga importante po, nasa 7th rank. Yung mga pwede mo kainin na libre, walang dumidepensa ng other pawn. Kaya linalagay po doon, sabi nga nila, ano, it's better to give up a pawn just to dominate the 7th rank. Mamaya, magpapakita po ako ng example na kung saan, lugi ng material, pero dahil rook on the 7th rank, panalo pa rin. Okay, nakita nyo yan, no? At ipapakita ko kayo na isang example. Nag-prepare ako dito. Prepare si coach, no? Alam nyo bang may popular na laro si Karpov? Laro po ito ni Karpov, eh. Sino ba kalaban niya dito? Nakalimutan ako sino kalaban niya. Wolfgang? Wolfgang ata. Laro po ito ni Karpov. Tingnan nyo po yung ginawa niya. Simple but pang championship, eh. Malakas talaga chess player din si Karpov, eh. Popular po itong laro. Eh, tingnan nyo. Magdodominate lang siya ng 7th rank. Eh. Pagkahangat niya, idodoble niya kasi. Ngayon, pag nag-rook takes, hindi makukuha ng reyna, makukuha niya yung file. This is all about dominating the file. Ha? Tingnan nyo, ha? So, ang ginawa, tinulakan. Umatras yan doon. Tapos, nag-queen lang. So, ang gustong mangyari, kakapturin po ito. Pagkakapture mo ng reyna, siya ang kukontrol ng file. Mauuna yung tori niya. Kaya, eto ginawa ni Karpov. Tingnan nyo ginawa ni Karpov. Bishop lang po. Sa may A7. Sobrang positional play. Ayaw ipalit yung tore. Kasi pagkatira ng knight, nakalag-bishop mo, badabim, ayan na yung dalawang tore. Grabe yan, no? Nakita nyo yung dalawang tore, bigla nandyan na. Ayan na yung dalawang tore, at napakalakas. At dahil doon, naipit na po ng gusto. Naipit na ng gusto yung itim. Ngayon, anytime, ikaw yung nakadominant ng file, nasa iyo yung tinatawag na initiative. Ayan. Hindi po yan yung nagalit kaya nainis ha. Initiative, yan po yung ikaw ang magdidikta ng laro.
kung kailan mo gustong ipalit yung tori, ikaw masusunod. Kung kailan mo gustong mabuksan yung bagay-bagay, ikaw ang masusunod. Kasi nga, nasa yung initiative, kaya yung kalaban mo, inis na. Ang ginawa po dito, nag-bishop lang. Oh, tingnan niyo, oo, oh, oh, inikot-ikotan lang ng kabayo. Oh. Kasi nga, walang magawa eh. Oh, oh. Ayan o, oh, napit-pit, dinahandahan lang siya ni Karpov. Ayan o, oh, kulit niya ni Karpov eh. relax lang. Ayan, at dito po, ayan, naparesign eh. Kasi ang mga susunod na mangyayari dyan, once na binuksan na po yung file, wala na eh. Mag-ano na eh. Naka-atake pa dito. Example, takes mo yan, magka-capture, magna-night one. So, wala. Hirap na po yung position. Galing, no? Galing ni Karpov. Popular to eh. I'm not sure if it's one of his immortal game, pero very popular po yung simple na ginawa na yan to create an open file, to dominate yung open file. Okay? So, balik po tayo doon. Nasaan na ba tayo? Nahilo na ako. Capitalize the action of all the pieces. Ay! Ayan, hindi ko na-explain ng, hindi ko nabibigyan ng example yung number 9. Capitalize the action of all the pieces. Kasi basic lang yan. I-maximize mo yung square para sa piyesa mo. So, ibig sabihin, get the best square for your pieces. Improve the position of the pieces. So, most of the time, yung nasa gitna, kumukontrol ng gitna, yung nasa square na kung saan maraming option. Yun lang yun. So, move on na tayo. Best defense is counter-attack. Ayan. Sino nakarinig nun? Best defense is a counter-attack. Nabasa ko nung nakaraan eh, dahil sa sinabi ko yan eh. Sabi niyang ganun, wag mong sabihin best defense is counter attack dahil magkaibang defense sa attack. Kaya hindi pwedeng maging defense yung attack. Minanon ako eh. Pero ewan ko kung naiintindihan niyang ibig sabihin, instead na dumepensa ka, minsan mas maganda pang umatake ka. At may example ako dito, malungkot ako sa example na to, pero ito yung papakita ko. Laban ni Wesley so kay Duda. Oh, bago lang to, kakatapos lang eh. So, nakita niyo naman to, ginawa ko to na video, Wesley So is dominating the game at some point. Ayan, quality up po siya dito, binibilisan ko na lang ha. Quality up si Wesley, and then dumating na yung problema ni Duda, which is the pass pawn. Ayan, nagka-problema siya sa pass pawn. Okay? Ayan, nagka-problema siya sa pass pawn. Ngayon, ang ginawa dito ni Duda, instead, instead of intindihin kung paano didepensahan yung passport na yan, kinalimutan niya na yan. Ang ginawa niya, chumek siya pagka king move, counterplay. Hindi na nag-isip, oy, paano ko ba ipiprevent niya? Kasi pwede pa siya dito eh. Para hindi maitulak, di ba? May ganun. Pero wala. Sabi ni Duda, wala na akong pakialam sa'yo passport. Itulak ka na hanggang dulo. Aatake ako. Ayun, counterplay po siya sa A2. Counterplay tawag dyan eh. Yung hindi ka na didepensa sa problema na binibigay sa'yo ng kalaban mo, gagawa ka ng problema para sa kalaban mo. At eto na nga, umatake sa tori tapos may mga check. At alam niyo na po siguro kung ano nangyari, no? Ayan, oh, oh, ayan nangyari. At nagkaroon ng perpetual, paulit-ulit, at nauwi sa tabla. Sayang, winning na si Wesley dyan. Laking bagay nung pagtatablo. Ngayon nangyari. Best defense is a counter-attack. Pag meron po kayong counterplay, gawin niyo po yun. Ngayon, ano ba yung mga magagandang counterplay? Okay? So, ang counterplay, nangyayari yan pag inaatake ka, and instead of defending, you attack something more important. Ganun yan eh. Mas importante yung kina-counterplay mo. Example, inatake yung reyna mo. Makaka-counterplay ka ba sa tore? Hindi. Kailangan, mas mataas. Kung inatake yung reyna mo, pwede ka kumounterplay sa hari. Ganun yung counterplay. Inatake yung pawn mo. Pero instead of defending the pawn, umatake ka sa kabayo. Ganun po yung mga counterplay. Ganun yung dapat tandaan nyo. Dapat, yung counterplay mo is mas malaki or mas mabigat yung ataking binibigay kesa sa ataking ibinibigay sa'yo ng kalaban mo. Naiintindihan nyo ba? O ang gulo ko? Diba? Ganun yun. So, ganun po yung counterplay. Kailangan maka-counterplay ka o yung counterplay mo is mas mataas yung threat na binibigay o yung ataking ginagawa kesa sa kasalukuyang ataking ng kalaban. Ewan ko, gumagulo lang siguro. Pero yun na yun. Anyway, balik po tayo. Alright? Number 11 na, no? Keep your plans flexible and must be based on sound strategical principle. Ayan na nga po yung sinasabi ko kanina na to explain that more
to explain that more, kailangan ituro ko sa inyo yung mga mga strategy na you need to apply. Like one of that is yung improving the position of your pieces. So sa susunod natin iyan. There are a lot of ways to improve the position of your pieces para flexible sila, para ma-achieve mo yung position na meron ka ng combination and tactics. Siguro sa susunod natin explain yan. Okay? Be aggressive but play soundly. Don't take unnecessary chances. Ayan. So yung mga position po na wala na din ako example dito. May mga position na alam mo yun, sobrang agresibo mo. Makapag-sacrifice ka lang, masaya ka na. Alam niyo yung ginagawa ko lagi, yung sacrifice sabay resign. Kasi it looks good, pero actually, mali. Kasi ano eh, sabi niya, teka lang, eto, tira ko mukhang maganda eh. Pag ganito ginawa ko, may ganon. Eh, kaso may ganyan yung kalaban mo. Nakita mo naman may ganyan yung kalaban mo na may sagot siyang maganda. Pero hindi niya makikita yan. Parang ganon siya magsisip. Huwag ganon, no? And then, always look for a gaining tempo moves. Ayan, madali lang din po yan. When it comes to gaining tempo moves, I think ang pinaka-simpleng example niyan, tanggalin natin, gaining tempo moves. Siguro yung pinaka-simpleng example niyan, yung pag nagde-develop ka, automatic may atake ka. Diba? So, eto, ipakita ko po yung isang laro dito. May isang laro. Ayan. Eto, laro ni Wesley. Puro Wesley, ah. Pagka queen check, nag-block na queen, tumira doon. O, hanap kayo ng gaining tempo moves dito. Yung nakapag-develop ka na naka-atake ka pa. Yun kasi ang ginawa ni Wesley dito. Gaining tempo moves. You develop while attacking. Kasi ang typical na player, pag hindi ka humahanap ng gaining tempo moves, automatic ikakapture mo yan eh. Diba? Libre na yan eh. Malamang ang mangyayari, example, takes ka, takes, queen takes, capture. Ganyan mangyayari. Diba? Ganyan ang mangyayari. Pero tama si Steve Justin, pero may knight c3 dito na pwede mo pa rin gawin yung gusto mo, pero naka-atake ka muna sa reyna. Hindi niya pumatakes yan kasi may kain noon. Yan yung isa sa pong magandang gaining tempo moves. O siyempre, pagkagalaw, saka mo kainin ngayon. At ito po yung napanalo ni Wesley sa endgame eh. Pero yun yung basically example ng gaining tempo moves. Ayan, so balik tayo doon para mabilis. Never play a risky move hoping for opponent will overlook the threat unless you have a losing position. In that case, you have nothing to lose. Ayun. So, alam nyo ba yung mga tirada po na medyo risky? Yung sinabi ko kanina, like, oh, sa position na kasalukuyan, pwede naman akong, pwede ko itong i-sacrifice kaso may 10 reply siya. Tapos yung 9 na replay niya sa sacrifice ko, talo. Pero may isang tira doon na tama. At pag nakita niya, talo ako. Ang tanong, isa-sacrifice ko ba? So may 10 reply, 9 na reply doon, panalo ka pa rin. Pero may isa na panalo kalaban mo. Isa-sacrifice mo ba yun? Sino magsa-sacrifice pa rin? Sino nga magsa-sacrifice? Isa-sacrifice pa rin ba kayo? Ang tamang sagot doon, no. Huwag mong isa-sacrifice. So don't take that chance na baka sakali hindi makita ng kalaban. Always remember, pag nag-a-analyze ka, i-a-analyze mo in a way na lagi, what if my opponent play the best move? Dapat ganun ka mag-analyze. Paano pag nakita ng kalaban ko yung tamang tira, anong gagawin ko? Dapat ganun. Dapat i-consider mo yung kalaban mo magaling at makikita niya yung tamang tira. Except, example, one piece down ka na. One piece down ka na, tagilid ka na, losing ka na. Ngayon, yung position, ganun pa rin. May sacrifice na 9 na tira, sa 10 tira, yung 9 doon, panalo ka, yung isa, talo ka. Gagawin mo ba? Doon mo siya dapat gawin. Marami akong position na naipanalo ko pa, kahit losing na talaga, materially down, pero pinagulo ko, gumulo, napapanood yun sa live streaming ko, di ba? Napagulo ko, isa-sacrifice ko yun. Kasi mananalo pa yun pag na-miss niya. Baka sakali, manalo pa. Kasi ito po ang dapat yung tandaan, no? Pag losing po kayo, the best way to play is to make it hard for your opponent or dapat
ang linya pinapasok nyo talagang magulo na may room for error. Kasi pag sinimplihan mo yan, losing ka materially, lalo na pag materially disadvantaged ka. Ang daling ilaro eh. Alam mo yung gagawin niya? Yung sinabi ko kanina, yung nauna, exchange pieces. Simplify, paglamang. Ganun yung mangyayari. Kaya, pag losing ka na, pwede mong gawin yun. Pero pag hindi ka pa losing, hanggat maaari, play soundly yung dapat best move lagi ni Nidra. Huwag kang mag-iisip na baka hindi niya makita. Pag hindi nakita, ayos. Pero paano pag nakita, iyak ka. Eh kung tinira mo na lang yung best move without sacrificing, eh baka may panalo mo pa rin naman. Diba? Okay, so balik tayo doon. Asan na tayo? Don't give, number 15, no? Don't give needless checks. Check only when it makes sense. Ayan. So, lagi nating sinasabi, look for a check. Diba? Lagi natin ito sinasabi. Lagi ko ito sinasabi, look for a check. Actually, pag nag-iisip ka, may apat po kaming step na sinusunod eh. Look for a checkmate. Look for a check. Look for a capture. And then yung number 4, yung maneuvering of pieces, yung you move the pieces in a way that you'll get a checkmate, check, and capture. So automatic, laging check, nakalagay sa utak namin yan. Pag naglalaro ako ng chess, lagi ako naghahanap talaga lagi ng check. But it doesn't mean nakakita ka ng check, edi check ka nga talaga. May mga sitwasyon na hindi ka dapat sumek kung wala namang silbi. Yan, yung check po kasi na walang silbi, yan yung tinatawag namin check lamok. Check lamok kasi parang kinagat ka lang ng lamok, walang dating. Dapat ang check mo, check dragon. Pag kinagat ka, putol ka talaga dun. Anyway, bibigyan ko yun ng isang example na kung saan ay check ay hindi kagandahan. Example, so, tumira ka dyan, di ba? Tumira ka dyan. Or, D4 tayo, D4. Mas marami dito. Pagka D4, C4, ganyan. And then, E6, di ba? Okay. Alam nyo po ba na pag tinira mo ito, siguro, sa linya tayo, linya, wag random. Yan. D4, Knight F6, nagsisipor. Ngayon, pagka E6, ang popular po na tira na ginagamit kadalasan, Knight F3 na. Bakit Knight F3? Umiiwas po sila sa Nimso Indian. Iniiwasan to. Ngayon, ang Knight F3, ang pinagkaiba po ng Knight F3, yung check po dito is check lamok lang. Kasi ang check na yan, hindi magna Knight C3 yan. Ang idea kasi ng Knight C3, nasisira yung pawn structure, di ba? Titira po kasi ng Knight B dito yan, tapos tirahan ka ng ganun. Kaya nga po naging popular yung Catalan na pagkatira po ng D5, hinihintay ka pa rin mag-Knight C3, hindi nagna Knight C3, nag-GG3. Kaya naging sikat yung Catalan eh. Naging sikat yung Catalan. Kasi nga, yung check dito, eh medyo parang hindi maganda kasi titirahan ka lang. Well, like bishop dito, parang sayang eh. Sayang yung check. Yan po yung isa sa mga check. Hindi naman sinasabi kong malitong opening na to. Pero kaya po iniwasan yung linya na yan kasi parang sayang yung check. Dahil makakatulong lang para makadevelop yung pyesa yung kalaban. Like yung mga linya din po na example, basic, ayan. O, nag-D6. Che-check ka ba dito? Hindi, kasi parang sayang tira mo, may C6 siya, immediately, may threat sa bishop, tatakbo na naman. So, yan po yung mga sayang na check. It doesn't mean may check, eh okay ka. Ngayon, may mga check na okay naman. Like example po, yung laro po ni Magnus Carlsen sa kay MBL. Ito po, oh. Laro nila ito noong nakaraan, Karokan. Sa kakatapos lang po na tournament, ayan o. Oh. Ito po yung Karokan Advance. Ayan. Tapos, ang linya po na ginawa ni Magnus, Queen A5. Parang iisipin nyo, coach, ano ba yan? Check lamok yan. Harangan lang. Harangan lang, di ba? Pero parang walang silbi. Walang silbi, pero may silbi yan. Kasi ang point po niyan is Queen A6. Ayan, linya ko din kasi yan sa black na ipinapalit yung reyna. Once kasi nag-takes po dyan, takes, ayan, yung endgame na to, okay yan sa black. Okay yan sa black. Kasi bad bishop po ito eh. Dahil itim siya, itim to. Ayan, ganyan ang gusto mangyari. Kaya nga hindi ginawa eh. Ang ginawa ni MBL, nag-ano, no? Ang ginawa niya is nag-E6. So, ganyan yung nangyari, no? Eventually, napanalo yun ni Magnus, eh. So, tandaan, hindi porkit may check, che-check ka na. Kailangan tingnan mo din kung ano yung silbi ng check. Huwag kayong mag-che-check lang o na dahil may check coach, eh. Gawin ko yan. Pero, no, dapat helpful yung check. Dapat useful. Dapat may silbi. No? Alright? Asan na tayo? To prevent your opponent
try to prevent your opponent from casting. Number 16 po, ano, keep his king trapped in the center, especially in open games. Ayan. Ano bang magandang example nito? Wag mo daw pagcasting inyong kalaban mo eh. Hanggat maaari, nasa gitna siya, mas maganda. Mas maganda pag nasa gitna. Actually, may laro akong naisip ito. One of the example po ito na kung saan yung kalaban ay hindi nakapag-castling. Pinag-stay lang sa gitna. Ayan, Yuko Piano. Ayan, popular ito. Ito po yung pagka-check, magharang ng light capture, libre, no? So, ang ginagawa niya, nagka-castling. Ngayon, may linya po dito na paano pagka night takes, ganyan. Ngayon, one po na po ang, ano, ang itim dito. Ang kadalasan, hindi po kina-capture ito. Dahil pagka-takes yan, may queen b3 linya yan eh. Ipakita ko lang na mabilis. Basically, ganito po yung mangyayari. Ayan, bishop g5. May harang dyan. Tapos magda-knight lang dito yan. Ang threat po, gaganon, mamatihin. Ayan, nagdi-d5, tapos gumaganito. Ayan, ganyan yung sumuli nangyayari dyan eh. O, diba? Tapos pagkaganyan, igaganyan lang. Mamatihin yan eh. Pag kumain ka nga dito, capture lang. Ayan. Tapos pagkapunta mo dito, itirahan ka lang po ng ganito. Ayan. Ganyan. Basically, ganyan yung klase ng mate na mangyayari. Pinabilis ko lang ha. So, ibalik po natin doon. Ayan. Yan. Kaya hindi po nagka-capture sa anong C3. Ang ginagawa po, umuwi. Ayan. Kasi sabi niya, teka na, one point up na ako. Uwi na lang ako. Kasi pagka uwi ko, magkakasing ako mamaya. Tapos ang laban, one point up eh. One point up. Eh kaso, may way ka para i-delay yung castling niya. Ipe-prevent mo yung castling niya eh. Tutulak mo lang ito. Uy, say Ronaldo, Torma, thank you po sa pag-donate siya sa board. Actually, mataas na yung donation natin. Ah. Mamaya, banggitin ko. Tuloy ko lang ito. Itutulak mo ito, atakado, di ba? Siyempre, gagalaw. Oh, dito, para may tempo. Kaso, hindi mo pa rin siya pagka-castling by playing d6. Siguro sabi, coach, paano hindi nag-castling yan? Eh, una-una, atakado, di ba? Pag nag-castling siya, kain, atakado rin na, takbo mo ito, one piece up. One piece up. Ngayon, paano pag kinain na lang ito, coach? Eh, dali yung Reyna kasi trap yung Reyna eh. Ayan. So, hindi pwede, di ba? Kaya ang ginagawa dito, ang ginagawa, nagbi-bishop takes o kaya nagpo-pawn takes. Kaso pag nag-bishop takes ka, check. Pag nag-bishop take ka, gaganito yun yan, check. O, saan ka pupunta? Iharang mo para makapag-castling ka na. Eh, hindi ka talaga pakakastling yan hanggang dulo kasi bishop takes f7. Ganun mangyayari sa'yo. O, pagpunta mo dito, talunan ka na lang, na g5. Eh. Mamatiin ka dito. Hindi. Queen e8, only move, check. Pupunta dito, ayan, para makatakas. Kaso, queen d5 lang. Ah, bumalik. Teka lang ha. Queen f5, queen g8. Queen... it takes na lang pala. So, na lang pala, mas madali. So, pag kinain po ng bishop, eh, paano naman pag ano, pag kinain ng pawn, ganun pa rin. Bishop takes, capture, check. Takbo dito, ayan, na g5, pwede. Sabi, bishop g5, winning daw. Ayan, winning na daw po talaga, pero ito pwede din to. Ito ata pinakasimple. And di mo na kailangan kainin eh. Siguro, ako win takes d6 siguro, ayan. Dito, sa karok dito. Ayan o. Oh. Diba? Hirap. Tapos check pag umalis yung Reyna. Mati sa ilalim. So, hindi kasi nakapag-castling. Marami pong sitwasyon na kung saan, because of the king being at the center, ang daming combination na pwedeng gawin. Sabi ko nga kanina, ano, ang pinaka maganda pong gawan ng atake talaga, most of the time, like counterplay, king. Pag may check, eh, pag yung king mo nasa gitna, madaming check yan. At marami kang tactics na pwedeng gawin. Ayan. So, shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na, hindi ko nababasa yung mga comment. Thank you, Sir Reynaldo, sa pag-send ng, ano, star. Anak, go there. Iwan niyo, ay, pwede say hi to them. Teka lang ah, sorry ah. Sisingit lang commercial yung anak ko. Say hi. Hi. Okay. May kailangan siya eh. Go. Watch, balik na. Bakit? Balik na wala yung ano. Meron akong star live, nagsisend ng star. Okay. Anyway, balik. Next tayo, next. So, again, kung yung king ng kalaban nyo, mape-prevent nyo from doing castling, maganda yun. Kasi kung hindi siya makapag-casting, nasa gitna yung king, mas delikado yun. Kaya nga po, opening principle natin, castle as early as possible. Kasi pag na-delay yung castling, na-stuck ka sa gitna, delikado po yun. Okay? So, balik tayo. Nasa na ba?
number 17 na, no? Exploit open lines, seize the control of the open file with rooks. Ayun. Binanggit ko na yan kanina. Naulit lang po yan. Parang nasa number, ano yan, yung rook at the 7th rank, no? Siguro ipakita natin yung example. Rook at the 7th rank, magbigay ako example, no? Ayan, example ito po. Tingnan nyo po ito. One of the basic example ito na kung saan yung tore nasa 7th rank. Ayan, no? Grabe control niyan. One pawn up one po dito ang itim, pero dahil may control, ang adali panalo ito, like queen g4, ayan, no? Daming threat. So, pag nag-g6 para dipensahan, queen naman po sa h4. O, dalawa na naman yung threat. O, paano mo didipensahan? Siguro, itutulak mo na lang. Eh, pag tinulak mo dito, mamatingin ka pa rin. So, ayan example na rook nasa 7th rank. Napakalakas. Kahit nga po, minsan, ito po, ayan mo. Tingnan nyo ito yung position na ito. Ang daming pyesa, may papromote pa, may knight. Pero tingnan nyo yung power ng tore na nasa 7th rank, no? Yung power po ng tore niya, napakatindi. Kasi dito, may force mate, may check. Hindi pala force mate, pero panalo to. Pagka king move, check ulit. Pagkatakbo, may napakagandang bishop takes g5. Check dito, tapos mati ka sa ilalim. Diba? Checking ka dito, mati sa ilalim. Kaya na, kinakapture yan, tapos pagkatira mo ng 8-6, force mate nga. Ayan, mati, walang depensa. Diba? Napakalaki ng lamang yan, ha? Napakalaki ng lamang. Pero yung powerful ng tore na sa 7th rank ay matindi. May mga sitwasyon na nagbibigay ng pawn, makuha lang yung 7th rank. May mga ganong sitwasyon. At kadalasan nga po, pag yung tore mo nasa 7th rank daw, lalo na yung dalawa, 7th rank, eh, ang kadalasan nangyayari dyan, at least sure ka na sa tabla. Kasi lagi may perpetual eh. Like in this case, di ba? Oh, sure ka na sa tabla dyan, may perpetual ka eh. Pero baka maipanalo mo pa, depende sa position. Ayan. Okay? Sana may natutunan doon. Mabilis lang tayo. Try to dominate the 7th rank, especially with the rooks. Ayun na pala yun eh. Ayun na pala yun. Number 17 and 18. Ayan, pinagsama. And then, attack in numbers by coordinating all your pieces. Don't rely on one or two pieces. Ayun. Tingin ko, etong number 19, attack in numbers, hindi na kailangan ng matinding example. Tandaan nyo na lang yung sinabi ni Garry Kasparov na pag mayroong two or more pieces working together, may combination. Hindi ka po makakagawa ng combination pag isang pyesa lang. Makakagawa ka ng combination pag dalawang pyesa. How much more kung tatlo, apat, lima? Kaya ang pinaka dapat ginagawa nyo pag umatake lahat. Kaya nga pag naglalaro ako ng chess, ano lang eh, develop lang ako talaga eh. Diba yung sinabi nga pag opening, eh labas mo lang lahat ng pyesa mo. O kahit nga Sicilian eh, ganito lang ako mag-ano, tingnan nyo lang ako mag-develop ah. O, tingnan nyo yung pyesa ko ah. Ang gagawin ko lang dyan, wag G6, dito tayo sa E6. Ayan. Ang gagawin ko lang po, tingnan nyo, i-develop ko lang po yung pyesa ko muna ng mabilisan, ayan. Tingnan nyo. Nakaporma lang yan. Gusto ko ready to pair yan anytime na kailangan gamitin sila. Kasi pag marami kang pyesa na nakadevelop, eventually later on, magagamit mo talaga yan, gumawa ka ng combination or atake. Makagawa ka ng atake. Ganun po ang pwede nyo mangyari. Actually, gusto ko kayong bigyan ng example habang naglalaro sana ako. No? Habang naglalaro sana ako, kaya lang nagugutom na ako eh. Di ba po ako nag-dinner? Siguro maglalaro ako isa and apply natin basic principle na sinabi ko sa inyo. Kasya kaya ito? Siguro pasado akong lumipat, no? Pasado akong lumipat sa the chess plane. Ayan, lipat lang ako dito. Ayan. Ay! Grabe ah. Sa labas ng mukha ako ah. And then, paano yung ano natin? Paano yung... Teka lang ah. Nasaan na yung ano? Ayan, Leech's board and clock. Okay. So, ang gagamitin kong account is yung
yung pambeginner back to basic. Ayan. Yung back to basic po yung ating gagamitin na account. Alright. Okay. So, ang lalaroin ko 10 minutes rapid. Okay. So, hindi kasha yung board. Adjust lang natin ng konti yung board. Apply natin yung basic, ah. Basic lang po. Basic lang tayo, mga sir. So, okay. Control the center lang ako. Control the center, ayan. Control the center opening po yan. Basic principles opening, which is, alam nyo na, control the center nga. Ay, grabe naman siya. Kinokontrol niya agad yung gitna. Eh, no? Siyempre, kakainin ko yan. Alamang kainin niya lang ako. And then, develop with the tempo. Ayan. Kaso baka pasukan niya yung magulong linya? Papasukan niya nga yung magulong linya? Advance masyado. Tapos queen E7. Hindi basic yun eh. Ayoko nun. Hindi basic yun. Wala. Malalim yun. Pero ako sa basic lang ako. Ah, hindi ko papasukan yung linya magulo po. Ituturo ko yung basic talaga. Makulit ako eh. O inatake niya. Eh syempre tatakbo tayo. Sa basic lang ako. Tamang develop lang ang gagawin ko. Aba. Ano yan? Totoo pa yan? Ako'y na, ano yan, linya yan? Hindi ko alam eh. Basta tumitira lang ako. Eh, syempre, libre, kakainin natin. So, ayan. Ang nangyayari ngayon, 1 pawn up ako. Okay? 1 pawn up ako dito. Nagkamali siya. First of all, ilalagay ko lang muna yung king ko sa safety. Eh, nilagay kasi, baka hindi niya ako pag-castling eh. Baka kung gumawa siya ng kalokohan dyan eh. Baka kasi losing na siya eh. So, castling muna tayo. Very important, castling na. Put the king into safety. So, isisave muna natin. Kakasling natin. Ayan. So, ang nakita nyo yung pawn ko, medyo bad pawn structure. Pero okay lang yan kasi hindi ko po i-endgame agad-agad. Kanina. Pero ngayon, bang nagbago na play ko. Sabi ko, kanina ayoko i-endgame. Ngayon, masaya ako sa endgame. Dahil pag in-endgame ko to, ayan o, oh, pag in-endgame ko to, ibig sabihin, lamang ako ng pawn. Oh, so, nag-divive ako, control lang sentro. Nagko-control lang po ako sentro. O, ayan. Titingin ko sa threat, ha? May atake siya, sir. May atake. May atake. Baka mawaglit sa inyong paningin. So, kailangan ko to. Ayan. Atake natin yung kanyang reyna. Ina-atake niya, eh. Atake natin yung kanyang reyna. Ay! Yan yung sinasabi kong iiwasan nyo. Kasi yung kalaban ko, nagpapatiwakal na. Nagsasacrifice, wala naman dating yung sacrifice. Nabaliw na siya. So, nakita nyo, binigay niya, eh, kakainin ko lang yan. Eto pa, nakuha ko yung open file for my rook immediately. May threat ako doon. May threat pa sa reyna nyo. Naku, napakadami ng nangyayari. Pwede din to eh. Pero eto kasi, kaya pun yun pinili ko para open file. Diba? O, hindi. Ngayon, hindi siya makapag-castling kasi may bishop check ako sa F2. So, ito ay medyo madali. Madali na po ito. Kasi, nakikita nyo yung king niya. Medyo nasa gitna. Lamang ako ng pyesa. Tandaan. Lamang ako ng pyesa. At yung king niya talagang gigitna na to. May dalawa akong check. Ayan ha. Titingin po sa check. Nakita ko kagad yung check eh. Automatic yan. Hanap ka kagad ng check eh. Ano kaya mas magandang check? Yan ang maganda na noong. Siguro ito, pipiliin ko. Kasi ayokong pumunta siya doon. So, para yung king niya talagang lumabas na ng tuluyan. Ayan, shoutout po sa mga nanonood. Op, nandyan siya. Nasa gitna. Look for a check again. May nakita na naman akong check. Ito, pwede to, di ba? Check to eh. Oh. Di ba? Oh. Titingin ka lang sa check eh. Makukuha mo yung mga tamang tira pag titingin-tingin ka lang sa check. Siguro mamaya i-analyze natin kung ano mangyayari. O, check siya. Saan siya pupunta? Tingnan natin kung saan pupunta. Baka pumunta dito. O baka mag-resign. Pero nakita niyo yung ginawa ng kalaban ko, no? Una, nagpakaan siya ng pun. Namiss niya siguro yun. Pangalawa naman, nagpakain ng bishop. Unnecessary sacrifice. Kumbaga, unsound yung play na pinaginagawa niya. Hindi po maganda yung play na ginagawa niya, ibig sabihin, no?
So, hindi maganda yung play na ginawa niya na yun. Watch, ayun na po tanong ko, how to properly use the pawn after casting kapag may threat? Kapag inangat ko po madalas G3 ko, naipit po ako. Don't move pawn in front of your castled king unless, may unless yun eh, unless necessary. So, wag daw po ginagalaw-galaw basta-basta yung mga pawn mo, no? Sa harap ng king kung hindi naman kinakailangan kasi it will create weakness. It will create weakness. So, wag kang galaw ng pawn. Sa pagkakataon po na ito, pakita ko lang, oh. Tingnan nyo, ah. Bakit ko ginalaw ito? Bakit ko ginalaw? Kasi may threat. Kung hindi ako bibigyan ng threat na ganyan, hindi ko po igagalaw yan. So, dahil, yun nga, may threat siya, kaya napilitan ako igalaw. Unless necessary. Hindi sinasuggest na igagalaw mo yon unless kailangan. Ngayon, maraming tira dito. May, ang una kong tinignan po talaga agad check eh. So, dalawa nga yung check na nakita ko eh. Dito, alanganin eh. Pero eto, tinignan ko yung check na to. Kakapture niya yan. Tapos, check ako dito. Yan, pupunta siguro siya dyan. Anong gagawin ko? Check ako dito. Saan siya pupunta? Dito. Tapos, pagpunta niya doon, saan ako check? Basta maraming check na ganun. Pero eto kasi, winning na eh. Lamang na po ako. Kumbaga, hindi ko na kailangan pahirapan yung sarili ko. Tingin ko, may mabibilis na panalo. Wag na natin pahirapan. So, eto po, reason. Kasi nakita ko nga yung D4 na check. Ayoko makain. Checkin ko na lang. Yung bishop sa C4 kanina, palibre. Hindi, may queen A4, di ba? Oo nga, ano? Pero wala bang queen A4? Oo nga, ano? Kanina pa pala libre yun. Teka lang, ay, balik ko lang, ha? Oo nga, ano? Akala ko may queen A4. Tama si Alpha. O yan, na ganyan siya. And then, checking ko na. Yan yung sinasabi ko kanina. Yung check dyan, eh. Libre na pala kanina yun, no? Before castling pa yun. Grabe yun, na-miss ko yun. Sa sobrang hindi ko iniisip na magpapakain na magpapakain yung kalaban mo, minsan mamimiss mo talaga eh. Teka lang ha. O, pwede ako check dito. Hanap ko lang ng check na madami. O, check ulit. Grabe to ha. Bumabalik. Actually, madami na tong panalo eh. Kaya lang, naghahanap ako ng pinakamabilis eh. Dito. May check eh. Kaso, tatakbo eh. Ah, pwede na bati na pala. Ay, hanip na yan. Bati na pala. Anyway, this is winning na. Basic na basic yan. Tama kayo. Na-miss ko yun. Comedy. Sabi ni, sabi siguro ng obvious. Hanip ka, dahil mo pinagsasabi. Libre bishop, di mo makita. Mate ka ba yun, no? Oh. Eto, gawin na natin yung sinabi ko. Kanina pa pala yan, eh, Knight E3. Kursado siya mag-sacrifice. And here. Okay. May sacrifice din niya ginawa. Ayan, so, yung kalaban ko kasi medyo mahina. Pinipilit niyang pasukin yung linya. Ayan. Ang gusto niya kasi dito yung linya po na ano. Tingin ko pag pinasok ko yung Queen E7 na line. Ang Queen E7 kasi is line. Ayan o. Queen E7 po kasi yung linya. So hindi ko tinira yung Queen E7. Hindi niya na alam pagka Knight D5 ko. Nag C4. Umatras ako. And then nag C5. Kaya pagka C5, libre pala talaga yan. O mas libre to. Visit. Di ko nakita. Okay, hanap tayo mga kalaban. Pero at least na may na-apply tayong konti, no? 10 minutes ulit. 10 minutes. Ayan si Peter. Okay, so tamang control lang tayo ng gitna. Opening principle, yung in-apply natin dati. Control lang tayo, develop knight before bishop. Okay, so solid lang. Ayan, para depensahan. And then, lalabas ko itong bishop ko. Ah! Ayaw niya ako pupunta yun doon. May kwento. Kaya dito ako pupunta. Actually, maliit ang ginagawa ko. Ang tamang tira mo ko yung B6.
Pero okay lang yan. I'm just trying to apply basic principle. Ayan, develop ako ng night and mag-i6 ako. Uy, ano yun? Ginanun lang. It takes. Tapos, oh. Nakita niyo yung position. Anong masasabi niyo sa position ko? Di ba cram? Pag cram ka, sabi ko nga, ipalit-palit mo. Unti-unting palit. Ayan, oh. So, palit-palit lang tayo. Unti-unti, dahan-dahan. Tapos, pinakaan niya pa yung tori niya. Halip yan, oh. Halip yung mga kalabang ko, nagpapakain ng ganun-ganun lang. Isa mga 1400. So, of course, kakain ka ng piyesa. Ayan. O ngayon, tingnan natin. Materially up ako. Materially up ako, ha. Paano natin ito gagawin? Una, kailangan pa rin natin ilagay yung king natin sa safe. Okay? Kailangan king safety pa rin po tayo. Normally, ilalagay ko to dito, eh. Pero sa pagkakataong ito, bishop d6 ako. Bakit ko gusto mangyari yan? Kasi, ipapalit-palit ko yung mga piyesa. Ayan. So, ang gagawin ko, dito ako. I-develop yung reyna, magkakasling ako dito sa kabilang side kasi ayoko mabuksan yung H file. Ayan, magkakasling lang ako. And then, unti-unti kong ipapalit yan kasi lamang na, eh. Lamang na po, eh. Ayan, lamang na tayo sa position, eh. Lamang na ng material. O, may mga ganun pa tayo. Ayan, oh. Diba? Diba? Ayan, yan yung sinasabi ko, double up the rook. Eh, semi-open file po ang tawag yan. Kaya, ina-attake ko siya ng ganyan. Ngayon, pwede na akong tumira nito. Pwede na ngayon, pero mas parang mas gusto ko to, eh. Parang mas gusto ko to. Takes. Harang siya. Harang. Pwede din to, eh. O, ito na lang siguro. Kasi nga, nasa open file ka, eh. Lamang tayo, eh. O, yan, nag-king move siya. So, parang isang pawn ang binigay niya. Automatic, lamang tayo ng material dyan. Kitang-kita naman. So, since lamang ka ng material, siguro, bombahin natin itong reyna niya. Okay lang, eh. Para libre din po ito. Discovery. So, gaganito siya. Tapos, tatalon tayo ng knight, attacking the queen. Ay, hindi niya dinipensa, no? Binigay niya lang. Nang walang kalaban-laban. Bis ko naman manalo. Wala pa akong na-apply masyado. Ayan, nag-resign. Anyway, ano yung pangit na naman yung opening niya, eh. Hanap tayo baka laban. Pwede kayo mag-request ng opening. Sige, request kayo ng opening. Oh, nag-E4. E5, boss? E5? Anong opening gagawin natin? E5? Yes, ano? Your phone? Perk, hindi, gusto ko yung basic lang, E5 na lang. Ayan. Nasa basic lang ako, kasi masyadong pag tinirahan natin ng advance, hindi na mangyayari. Alam nyo, importante po sa akin yung opening. Pero pag ang rating nyo is like 1500 below, okay lang yung alam nyo na konti yung opening, huwag kayo masyadong mag-focus doon. Mag-focus kayo sa mga basic principle, i-apply nyo. Nakita nyo ba yung nangyari ko round number 1, yung game 1 ko kanina? Hindi ako tumira na queen E7, yun yung linya. Pero napanalo pa rin, di ba? Dapat yung middle game kayo mag-focus more na improve nyo muna. Eto na naman, no? Siyempre, kaka-capturing ko yan. Wala ka mag-bishop C4. Advance na to kasi 1600 na level nito, eh. O, yan ang ginawa niya. Ngayon, dito, siyempre, hindi mo alam yung opening. Eh, ang nasa isip mo agad, Coach, ina-attack ito, ah. Ewan po na pa ko. Siyempre, magdi-develop ako while depending dyan. Diba? Depensahan natin. Magdi-develop tayo. Well, depending. Parang hindi niya na makain. Hindi niya mabawi. Pero linya yan. Ang gagawin niya, magdanag G5. Nagpe-pretend lang ako, hindi ko alam. Pero alam ko. Kasi di ba, logically, didepensahan mo. Libre, hindi niya kinain. Didepensahan mo lang. So, oh, inatake yung aking ano, kabayo. Ah, kabayo Reyna. Na pag tinalong ko yung kabayo ko dito, baka gusto niya pong itulak. Diba? Ganyan na ata yung kanyang pinaplano dito, mga sir. Kaya siguro, mas maganda, dito ko siya ilalagay. Ayan. Diba? Para walang tulak. So, na-develop ko yung knight. Ready ako to castle. One po na pa ko, ha? One po na pa ko. Nag-castling siya. Magka-castling din ako. Ayan, para safe na yung king. Okay. So, may isa pa akong problema. Yung bishop ko hindi pa nakalabas. Pero, lamang pa rin ako ng pawn kasi na-depensahan ko. Nadepensahan ko, eh. Op, anong plano niya? Tingin lagi sa last move, ba? So, gusto niya mag-ganyan. Atras lang naman ako. Parang okay lang, ah. So,
Kaso, pagka medyo laliman natin, pagkatulak niya doon, tutulak siya isa, gagalaw to, malilibre makakain niya na ano. So, ako, eto gagawin ko. Para imalabas lang to. Kasi pag tinulak niya yan, punta ako dito, tinulak niya ulit, ayan o. Itutulak niya ulit, and then makakatalon yung knight ko dito, hitting the bishop. At hindi niya pa makakain yung pawn ko sa d4 agad-agad. So, and at the same time, yung bishop kasi gusto mo ma-develop eh. Kinukompleto mo lang lahat. Gusto mo lang mailabas lahat. Kasi, sa position na ito, hindi pa po ito tinatawag na endgame automatic. Sa lalo na sa side po ng bawat isa pala. Kasi hindi pa nagko-connect, nagkikita. Kailangan magkita yung dalawang piyesa, yung dalawang tore, dalawang piyesa, para masabi na endgame ka na. Oh, hindi niya ako tinulakan doon. Siguro tetempohan lang natin din to. Ayan, para pasingaw. May tempo, may threat ako eh. So this is, siguro yung nagtanong kanina, Coach, ba't ginalaw mo yung pawn? Hindi naman kasi ginalaw ko yan na basta gusto ko lang maigalaw. May threat ako. Diba? May threat. Okay, anong gagawin natin dito? Ganon. Siguro, i-develop na natin. Maganda siguro dito ipalit natin sa bishop. Actually, parang mas maganda ito muna eh. Bago ako tumira niyan eh. Pero okay na yan. Op, umatras lang siya. Hindi makagalaw yung reyna ko dahil nakapin. So, pwede ko actually tulakan, pero ang pinakagagawin ko dito, iaangat ko yung reyna ko, may threat ako ng development, pwede ako makaganon. So, eto, tapos na ako sa opening part kasi yung piyesa ko completely developed na, nagkita na po yung dalawang tore. Ibig sabihin, lahat ng piyesa ko sa ilalim, umangat na, so middle game na ako ngayon. Aatake na ako, magsisimula na ako matake dyan. Sunod-sunod na yan. Bahala ka na sa buhay mo dyan. Kasi gano'n na gagawin natin dyan. Feeling magaling na tayo dyan dahil one po na pa tayo. Di siya pa nakadevelop. Gaganon siguro. Up, gumalaw agad. Natakot sa sacrifice natin. Sir, kinabahan siya. Feeling, akala niya magaling ako. Oh, di ba? Develop natin yan. Develop lang yung knight. And since nakalabas na po, tingnan niyo yung piyesa natin, nakalabas na siya lahat, di ba? Mulit Roldan, thank you po sa start. Nakalabas na lahat ng piyesa natin. Since nakalabas ng piyesa natin, ang next plan natin is yung tore gagamitin natin. Kaso po, medyo nabigla ako sa kanyang itinira dahil siya po ay tumira laang ng Rook G1. Ibinibigay niya po yung kanya pong bishop, no? Binibigay. Usually, hindi ginagawa yan eh. Dapat iniiwas mo yan, malakas yan eh. Pwede kong i-takes yan, pero tingin ko ang plano niya is lalakas po yung reyna papasok. Kaya ang gagawin ko, eto. So, pwersayin ko siya na ibigay pa rin yung isa pong bishop. Sineutralize ko muna yung kabayo ko. So, may threat pa rin sa bishop, dalawang bishop pa rin pwede ko makain. Nag-nightake siya, magpupuntake sa ko eh. Ganun yung gagawin ko eh. Pag na-nightake siya, pupuntake sa ko. Pero yun ang ginawa niya, kaya ang gagawin ko ito. Boom, kain yung bishop, di ba? And tulad ng sinasabi ko kanina, middle game, pag nakalabas na lahat ng piyesa, anong gagawin? Humanap ng open file para sa tore at ang nakita kong open file para sa tore, F-file, ayan. So gusto kong maging open file to para lumakas yung tore natin. Yun ang aking target. Yan ang aking target. Kaya yung F5 na yan, ayan, basic yan, open file, and then I will dominate it with my rooks. So, lamang na lamang ako sa F-file dahil yung tore niya walang silbi. Ewan ko nga ba't linagay niya yung tore niya dyan, di naman bukas yan eh. Baka ang plano niya, bubukas siya ng ganun. Pero medyo risky yun dahil yung king niya ay maaalangan. O, di ba? So, nakikita niyo mga simple idea pero rock. Na simple lang, di ba? Nakapagbukas ako ng file, napatakbo yung kanyang bishop. Aha, may decision making ako na pwedeng gawin dito. Pag tinula ko, masasara yung file pero parang matatrap yung bishop. Parang lang. O, pwede kong kainin and then eventually mag-control ako dito. Or pwede naman, wag akong gumalaw, siya yung hintayin natin gumalaw dyan, mag-doble na ako ng rook. Ayun. Bago ko buksan, gusto ko completely controlled na yan. Ayan. Kung kontrolado na talagang atakihin natin siya ng tori. Ganun. Shoutout po sa inyong lahat na nanonood. By the way, total, naglalaro na lang tayo. Uy, tinulak. Hanip yun ah. Medyo nabigla ako doon kasi another pawn na naman yan. Medyo advanced, no? Kasi pwede akong tumulak dito. Pagka ganun, it takes. Dahil isang pawn na naman. Ang gusto niyo mangyari, makakatalon yung kabayo. I see.
Pero syempre, gagawin natin yun. One pull up yun eh. Habang naglalaro tayo, i-update ko lang kayo sa GCash natin. So, malaki na yung laman ng GCash natin. Ipamibigay ko po itong PSA. Pag-uwi natin. Ayan, 29,000. May nagpadala ng dalawang chesset kanina si Sir Torma na dalawang chesset, 1,100. May nagpadala noong nakaraan na inabol. Nakalimutan ko sa pangalan mo, Sir. Sorry. Like 2,750. Ayun, yun yung pinadala niya. Okay, nagtataka kayo bakit ko tinulak? Okay. Hindi na-open yung file natin pero kasi naharangan yung bishop. May atake. Eh, makakalibre tayo ng 10 pawn. Ayan, no? Nakasakmal tayo ng 10 pawn, baby. So, why not, no? Choconut. Diba? So, ang dami na nating lamang na pawn. Lamang na sa pawn. Okay, tumalon yung kabayo. Yung sinasabi ko eh. Malamang, yan ang gusto niyang gawin talaga. Makatalon yung kabayo niyan. Pero wala tayong pakils yan. Walang pakils. Atakihin ko pa yan eh. Ayan. Oh. Para pagka-takes, makakapag-create naman tayo ng tinatawag na pass pawn. Dependent pass pawn. So, lamang tayo ng pawn. Hindi ka dapat makabahan sa mga palit-palit ng piyesa. Uy, nakita niyo yung ginawa. Inulak niya to. Ina-attackin niya yung ating bishop. Pero pwede nating i-emphasize ang capture yan. Ito ang tanong. Dito kayo magdi-decide. Bakit niya po yan G5? Okay lang sa kanya G4, emphasize ang capture. Kasi mabubuksan yung tore. So yung tore niya, magkakaroon ng open file. Pero pag kinapture natin yan, magkakaroon din tayo ng open file. So dito kayo dapat magdi-decide. Ano ang mas maganda? Yung magiging open file niya? O yung open file ko sa F? Kaya dyan ka magdi-decide kung dapat bang kainin. Kasi pareho kayong may magiging na open file eh. So, kaya mag-isip ka, kakainin ko ba yan o hindi? Kakainin ko ba yan o hindi? Kakainin ko ba yan o hindi? Ako, ang gagawin ko, kakainin ko yan. Kasi, yung open file na F, mas malaki yung weakness na makukuha natin para sa kanya. Matindi po, oh, ayan yung atake natin. Oh. Tumataginting na. Kahit mabuksan niya kasi yan, okay lang yan. Tingin ko, iba pa rin yung dating. Oh, nag-nightics na nga lang, nagkamali. Nagkamali. Bakit mo siya mali? Kasi libre po yung puno. Tapos may sacrifice dun. Libre yung puno. Oh, may kain dun, may ganun. Akala ko magro-rock-take siya. Hindi niya napansin na libre yung puno niya sa may age 3. Oh, ano yan? Talagang binibigay niya na. Binibigay niya na po. Capture tapos takes. Ah, may kain doon. So, ipipin na lang natin siya. Ayan. Para maharangan yung tore, may pressure doon. And yung matinding pressure, eto po. Ayan, pa isang matinding pressure dyan. Eh. So, eto, I think panalo na to. Kasi lamang na po tayo ng napakaraming pawn. Tuloy-tuloy pa yung pressure natin. Salamat po ulit sa mga nag-send ng GCash, ha? O, ayan. So, pinakain niya na nga. Kainin natin. O. Diba? Dami na eh. Nakapin eh. 29,000 pesos. 29,036.02 pesos ang ating pong total laman ng GCash. Ipamimigay po lahat natin to. Plus dadagdagan ko pa yan. So marami tayong pamimigay na piyesa at chess club. Sa mga chess club. Pag uwi ko po ng July. Ayan. So abangan nyo po. Magkikita-kita po tayo doon. Hindi kasi ako naglalaro ng 10 minutes, kaya mababa yung rating ng 10 minutes nito. So, kumbaga, basic rating niya. Kaya, ganyan. Ganyan kababa. So, pero nakikita niyo naman, ang ina-apply ko, mga basic principle. Hindi, ayun, binigay niya yung rating niya, nabaliw na po. Nabaliw na po, eh. Nabaliw na po. Hindi ginaya ang sakit. Nararamdaman. So, ayan, open file pa tayo. So, ito ay winning, pero hindi pa ganun kadali. Ah. Hindi automatic. Madaling masasabihin mo na, oy, easy win. Hindi. Hindi po ito easy win. May mga bagay ka pang kailangan gawin. Okay, bakit ko ito ginawa? Kasi lamang naman ako ng material. Gusto ko lang magamit yung bishop ko. Dahil wala siyang ginagawa dyan. O, pwede na po ata ako mag-sacrifice ngayon. Pwede na ako mag-sacrifice. No? Ang tawag dito, simplifying. So, ibibigay ko yung tori ko, pero may nakuha ko mga pawn, nalugi ako sa exchange, pero sa sobrang laki kasi ng material na lamang ko, mas dumadali yung buhay dahil mawawala yung counterplay. Kaya simplifying po ang tawag dyan. Yan. Sinisimplify lang. Okay? Okay, ayan, didepensa natin.
Kasi lamang lang napakalaki ito threat ko. Tapos may passport, may threat na ganon. Tinanggal ko lang yung kaguluhan para hindi na magulo, mapalit. Kasi mas madali mag-isip pag kumukunti yung pyesa. Eh given na sa sobrang laki ng lamang ng ating pyesa, eh goods na po yan. Ayan. Inuli ko pa rin yung plano. Dahil pag kinapture niya yan, simplify yan eh. Dalawang tore ang napalit. Tingnan nyo, dumilinis na po yung kapaligiran. Lumilinis ang kapaligiran. Isang tore ang naging kalamangan natin. Di ba? O isang tore yung kalamangan natin sa sobrang linis ng kapaligiran. May threat pa tayong check. At nag-resign na lang. Nag-resign na lang. Di ba? Nag-resign na lang. I-rematch natin siya. Nag-aasya ng rematch eh. Rematch daw eh. Ne, new opponent. Ah, sige, sige. Ay, abort ko to, sorry. Mataas na rating ko, hanap ako ng ibang kalaban para tumaas rating ng kalaban natin. 1800. Ayan, 1900. Pareho kaming nagsisimula pa lang. So, e-port tayo, control lang ng sentro, siguro last game. Control lang tayo ng center. Ngayon, mababa rating niya eh. Well, hindi niya dinepensahan. Pag pinasok natin yung linya, medyo magulo. Siguro sabihin natin, ay, hindi ko alam yung linya eh. Normal lang ako. O, di ba? Nag-develop lang tayo. Oh, ngayon, ang linya po dito ito, pero hindi maganda yung linya na yan. Dahil may knight sacrifice. Ngayon kung alam niya, wala tayong magagawa, pero basic kasi ito eh. Apply natin. Ngayon, sakaling na natira sa inyo ng kalaban yung knight takes, oh, hindi niya alam eh. Hindi niya din alam. Sakaling natira sa inyo yung knight takes, that's the time for you to study. Kasi may ganun pala. So next time anong gagawin ko? Malalaman mo na ngayon yung tamang tira. Pero kailangan mong itira lahat ng basic eh. Tapos throughout the game, hindi throughout the game eh. Tapos kaka-practice mo, makaka-encounter ka ng iba't ibang approach. Tapos bawat bagong approach na na-experience mo, aralin mo. Ayan. So ako, develop lang. Basic na basic lang kami oh. So tamang nag-develop lang ako ng pyesa. Gusto ko lang po ilabas. Ayan. Sabi mo, coach, magka-hustling ka agad. Dito po sa position na ito, sa E4, E5 na ganito, pwede ka magka-hustling. One of the basic yan. Pero kung titingnan mo naman kasi, hindi naman magalaw yung aking game. Ngayon, kakapturing ko yan. Ayan. Kinapture ko, di ba? Nakalibas na lahat. And then, magka-hustling ako. Eto na ngayon. Eto yung middle game part na napakaganda for my side. Bakit ko sinabing napakaganda para sa side ko, yung middle game na ito? Dahil tingnan nyo po yung position na, ano ba yung sinasabi ko sa middle game? Pag nakalabas sa lahat ng minor pieces, hanap kayo ng magandang position ng tore. Open file. At agad-agad, tingnan nyo yung tore ko, gamit agad. Gamit agad. O, diba? Since gamit na yung tore ko, gusto ko gamitin lahat ng pyesa ko, ilalagay ko dyan. Ang pinakamagandang way po, no, pwede ganito eh. Kaya lang matagal yan. Kasi later on, gagamitin mo din yung queen mo. Saan mo ilalagay para magamit yung queen? Kaya ang tinitira po dito, eto, ayan. Tingnan nyo to ha. Yung reyna ko nandito, papasok siya dyan. Ilalagay ko yung dalawang tori ko. Grabe yung pressure, yung puwersa na pwede kong ibigay. Simpleng principle lang in-apply natin yan. Naghanap ako ng open, gumawa ako ng open file. Kaya ako nag-bishop e3. Nakakuha ako ng open file. Ngayon, idodominate ko yung open file na yan. Diyan ako maglalaro, bobombahin ko siya diyan. Ganun. Ganun yung gagawin. Okay, papasok na tayo, sir. Oh, papasok na ba? O, eto muna. Sige, ipasok na natin yan, sir. Usually, knight A. Kasi, nasa bishop G4 siya. Pag walang bishop G4, usually, knight A4. Ganun muna eh. O, ayan. O, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Papasok na po tayo. Papasukin natin siya diyan. O, syempre, natake ka, gagalaw ka. Alam mo, pabayaan mo lang siya diyang salbayin ka. Salbayin eh. No? O, diba? Nakikita niya po yung position ko. Unti-unti yan, ha? Yung tore ko, gamit agad. Gamit agad yung aking tore. Very important na yung tore nyo, magamit nyo agad sa laro. Kasi kumbaga, kung titingnan mo yung position, no, parang lugi siya. Ay, nako. Parang mali po yung ginawa niya na yan, automatic. Kasi, inatake niya, syempre, pag-atras ka, pasugod. Diba? Pasugod. Pasugod. And pag tinext yan, may ganun tayo. And then, ayan na po ang sinasabi kong pressure. Wala na. Wala na. O, paano niya didepensahan yan? Pasado to. E pagkatira natin ng simple rook F1, linagay mo lang naman yung pyesa mo sa open file. Linagay ko lang yung tore ko sa open file. I simply dominate
dominate. Dominate the F-file. Yung Tory niya, natutulog po. Natutulog. Ayan. Sa akin, nananalbahe. Di ba? Aatras pasugod. Pag-aatras ka, pasugod. Mali pala ako nung gano'n. Pag inatake ka as much as possible, yung pyesa mo, pasugod. Tama ka dun na. Mali ako nung ginamit. Oh, nakita nyo? Dahil walang silbi yung kanyang Tory, yung ating gamit na gamit, napakaaga ng sa after move 15 pa lang, move number 15, namumblema na siya. Di ba? Namumblema na siya. O, napilitan magbigay ng isang pawn. At ang matinding dyan, yung pagkabigay ng pawn, tagilitski kasi pagka rook takes ko dyan, may threat akong mate, may threat ako sa reyna. Ayan. And of course, yung sinasabi ng lahat, kahit ayoko na sanang sabihin to, pogi pa ako. So, ano pang gagawin niya dyan? Malamang magre-resign yan. O, kinapture niya, syempre kakainin natin, and eventually, magre-resign na yan dahil sobrang daming tatlo. Aba, hindi nag-resign. Hindi nag-resign? Hindi nag-resign? O, puzzle, mga guys, baka masolve nyo to. Why to play? Tulungan nyo nga ako. Why to play and win? Well, ayan, maraming salamat po sa mga nag-send ng star. Babasahin ko lang, no? Pero mati na yan. Mulet Roldan, thank you. Kay Jerome, kamukha mo, Abalde, salamat sa star. Kay Sherwin Manaba, thank you for sharing. Star. Ay, si Sherwin na tayo nag-send sa atin noong nakaraan, no? Very informative coach. Nag-send sa atin ng 2,700 for chess clock, no? At chess pieces. Kay Mark Anthony Dolatre. Ayan, salamat, no? Salamat sa star. Salamat sa mga nag-share din ng ating stream. Very helpful yan. Kay Orient Care. Ayan, maraming salamat, coach. Nakakatanggal stress ang video mo. Salamat, salamat, salamat po sa mga nag-share. Thank you po sa mga nag-share, no? So, ayun na nga. Since hindi niya dinepensa, of course, mamamati po siya checkmate in 1. Ayan. So, mabilis lang na review yung gagawin natin. I-review ko lang yung game kasi this is the last game. Ayan. So, ang nangyari po kasi, kuwari, hindi ko alam yung opening, nag-apply ako ng basic, di ba? Depensa. Oh. Actually, ito po ay mali. Kasi may tirada po dyan, knight takes e4. Pagka knight takes e4 mo, takes ka, d5, makukuha niya po yung sentro. Pero okay lang yan. Pag ano, nilalaro talaga yan. May laro pala si Wesley. Oh. Nalaro na ni Wesley before. Ah, Pabiano Caruana. Ganun. Ayan. Ngayon, since hindi niya alam, eh ngayon, pag nakita mo nang may ganun, de improve mo na. Kaya pagkatira po nito, ang tamang tira dito, may line B4 or Bishop B5, not Bishop C4. Okay, balik tayo doon. Hello, Janelle! Shoutout sa'yo. So, balik tayo doon. Yan, basic lang yung ginawa natin. Diba, sinasabi ko kanina, Coach, ba't di ka nag-castling? Eh, baka mamblema ka ba dyan? Kasi sa position na to, medyo alam ko na yung king safe sa gitna kasi sarado. Sarado, no? Kaya nag-Bishop E3 ako at tinakes niya eh. At ito nga yung basic ko. Pag naka-develop na lahat ng minor pieces, naka-castling ka na, i-dominate mo na yung open file, at ayan na nga po, nakakuha na tayo ng magandang open file agad sa F. Samantalang siya, wala pa. No? Wala pa po siyang open file dito. At ayan na, tingnan yung play na ginawa ko, I simply try to develop my pieces towards the open file, especially yung mga tore. Ayan, no? And wala na. Talo agad, panalo agad, parang andali. Shoutout sa'yo, Janelle, ha? And as simple as that, mabilis na nanalo. Yung rating na kalaban ko, 1900. No? Nakita nyo yun? Basic principle ang in-apply. Basic idea. Hindi tayo nagtitira ng mga malalalim. So, kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, okay lang mag-aral po kayo ng malalalim na opening. But as much as possible, focus more on improving your middle game, your end game. Yung basic principle baga. Dapat alam nyo po yan. Ayan. So, sana na, may natutunan kayo. Nag-enjoy kayo. Ngayon, yung sinasabi kong like strategies na kailangan i-apply and other things, pwede po siguro akong ituro yun sa susunod. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po nag-enjoy kayo, may natutunan. At muli, ito po ang inyong coach, Pina Master Daniel Gauso. Hanggang sa muli pong pagkikita, God bless po sa inyong lahat, mga kabiyahe. Bye-bye po at thank you ulit. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.